Anyway, napahaba na yung aking kwento. So, punta na tayo sa ating main topic, kung paano makahanap ng legit supplier yung hindi tayo ma-scam. Hi, it's Blanche and welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa supplier. So, ayan. Kung hindi mo pa napanood ang aking video about paano maging online seller, so ilalagay ko yung link sa description box. So, panoorin nyo na po. Pero kung napanood mo na, salamat. Maraming salamat. Ayan. Bago natin simulan ang ating discussion, please don't forget to click the subscribe button and also hit that notification bell to get notified every time na meron akong bagong video. By the way, ang aking mga sasabihin sa video na to ay base lamang po sa aking mga na-experience or mga lesson learned sa pag-online business ko. So, mga 4 years na ako sa online business. Nung nag-start din ako sa pag-online way back 2015, so hindi ko na maalala kung 2014 or 2015 ba ako nag-start. Sobrang nahirapan kasi sobrang hirap talaga maghanap ng supplier. Naalala ko nga dati yung pinakaunang supplier ko is hindi pala siya direct supplier. So, isa lang din siyang reseller. Basta, mahal na yung bintahan ko kasi nga hindi siya direct supplier. May mga na-encounter din ako ng mga supplier na sobrang bagal mag-reply. Alam mo yun, magtatanong ka, available pa ba to? Magkano yan? Ganyan. Yung mga katanungan mo, so hindi niya agad nare-reply. Meron ding iba, bayad ka na. Kasi nga, di ba, payment first sila. So, hindi sila nagpapadala kapag walang bayad. So, nagbayad na ako. Ang tagal ipa-ship, abutin pa ng ilang araw. Pero syempre, meron din ako na-encounter na pinapadala niya muna yung mga items tapos nadidelay yung bayad ko kasi parang nagtiwala na din siya sa akin. So, ayun, iba't ibang klase ng supplier yung may encounter natin. Bago natin mahanap yung talagang parang, ang tawag nun? Mabait na supplier, may pagdadaanan muna tayo. Maswerte ka lang kung yung mahanap mo agad na supplier is mabait, yung madaling kausap. Pero hindi na yun importante. Ang importante dito is hindi tayo ma-scam. Yung magiging supplier natin is talagang legit siya. Hindi mapupunta sa wala yung mga pinaghirapan natin, yung pera natin. At ito pa, naalala ko nun, nauso nun yung Peppa Pig, yung alkansya na baboy-baboy. January ata yun. Tapos, naghanap ako ng supplier. Tapos yun kasi, sobrang trending nun, nagkakaubusan na nun. Tapos search ako ng Peppa Pig supplier, ganyan. Nung nakahanap na ako, legit check ako sa kanyang wall. Tapos may mga nakita naman ako mga proof doon, tapos may mga nagko-comment na parang may mga nagko-comment na legit. So ako naman syempre desperado na ako kasi ang daming nang naghahanap sa akin ng ganun kasi yun na nga sikat na sikat siya. So ayun, to make the story short, nagpadala ako via Cebuana sa GCash. Nagtaka ako, parang may doubt sa isip ko na hala baka dito baka scam to, parang ganun. Pero, ayun na nga, dahil na-desperada ka, hindi ko alam ano yung nararamdaman ko nun, ba't ako nagpadala. And pagka-uwi ko ng bahay, tapos may mga nakita akong legit, tapos nung papunta na ako sa pinakadulo na, may nakita ako, isa lang. Isang nag-comment na nagsabi na, sabi niya, scam yan, gumamit ka na naman ng ibang account para makapang-scam. Tugs, ganyan. Sobrang kinabahan talaga ako. Alam mo yun yung ginawa ko. Tapos sabi ko, hala. Kinabahan ako ng sobra. Tapos, kinuha ko agad yung resibo, tapos takbo ako. Buti na lang, hindi ganun kalayo yung Cebuana sa'yo. Takbo ako kasi sobrang binilisan ko talaga yung takbo ko. Takbo ako, papunta doon. Tapos, titinginan yung mga tao sa akin kasi yung takbo ko talaga is hindi talaga siya pangkaraniwang takbo. Yung parang hinahabol ka ng may papatay sa'yo. Ganun. Tinitingnan ko yung conversation namin, sabi niya, malapit na daw siya sa Cebuana. Oh, kasi i-claim niya na kasi nagmamadali siya kasi daw para masabay sa shipping niya. Nagmumotor lang daw siya. Pagkadating ko sa Cebuana, sabi ko, ate, tapos nagsitinginan yung mga tao doon sa akin. Nakakahiya, grabe. Nagsitinginan sila, tapos sabi ko, ate, kukunin ko yung ano. Binigay ko agad yung resibo. I-withdraw ko, bilis. Bakit? Basta, scam, sabi ko. Tapos ayun, minudol niya. Tapos nung pagkabigay sa akin ng pera, ayun, sabi ko, ay, salamat. Napaganan talaga ako, ay, salamat. Tapos napaupo ako doon, tapos simula na nakilala ko ng guard, every time na pumunta ko na Cebuana, tapos andun yung guard, sabihin sa akin na, oh ma'am, hindi na ba yan scam? Sabi, hindi ka na ba na-scam? Ganun. Yun talaga, sobrang unforgettable talaga. Kaya ingat-ingat talaga tayo sa paghanap ng supplier. Anyway, napahaba na yung aking kwento. So punta na tayo sa ating main topic, kung paano makahanap ng legit supplier, yung hindi tayo ma-scam.
So ayan, number one is mag-search ka ng mga buy and sell groups. Piliin mo yung merong mga madaming members, like mga 100,000 or up, mga 300,000, ganun. So it's either malapit sa lugar nyo, halimbawa nasa Manila ka, so Manila buy and sell, ganun, Cavite buy and sell, Mandaluyong buy and sell, mga buy and sell groups, kasi andun madaming members. At syempre, mag-join ka sa mga buy and sell group. At kapag na-approve ka na sa mga group na yun, syempre, scroll na pag may time at basa-basa sa mga nakapost doon. At may mga nagpo-post doon na mga looking for resellers din sila. Ayan, so hanap ka lang. Piliin mo lang kung ano yung gusto mo, ano bang hinahanap mong product. Halimbawa, yung hanap mo na product is mixed items. So ayan, hanapin mo lang kasi may mga nakapost doon na mga looking for resellers, mixed items, ganun. At halimbawa, may nakita ka na. So, nag-scroll ka, tapos may nakita ka na nakalagay doon, looking for seller, mixed items products. So, i-click mo yung profile nun. I-click mo yung pangalan nun. Tapos, kapag na-click mo na, that's the time na i-check mo na yung kanyang Facebook account. So, sa pag-check naman ng Facebook account, para malaman natin kung legit ba or scam yung supplier na yun, is ganito po yung gagawin natin. Merong 4 na dapat tandaan. Number 1 is kailangan naka-public yung kanyang Facebook account. So, paano malalaman kung naka-public yung kanyang account? Siyempre, makikita mo yung kanyang mga post. Kasi pag hindi siya naka-public, since hindi kayo friends, so hindi mo makikita yung mga product niya. Pangalawa naman is kailangan madami siyang friends. Kailangan makita mo yung friends niya 3,000, 4,000, or 5,000. Kasi kung mga 100 lang, it's either fake account niya lang yon or bago pa lang siya. So, hindi pa natin talaga malalaman dun. So, pangatlo naman is, i-check natin yung album niya. So, punta tayo sa photos, tignan natin yung mga albums. Kapag yung account na yon is personal account niya, so may makikita tayo dun syempre ng mga picture. Picture niya together with their friends, with family, ganun. So, may makita tayo. Pero kung yung account na yun naman is ginawa niya lang for business account, so makikita natin or ang hanapin natin is yung kanyang mga proof of transactions. Kung wala siyang proof of transactions, abay magduda na tayo kapag ganun. At pang-apat naman is magpapa-legit check tayo. Magpapa-legit check ka. So, paano naman yun? I-message mo siya. Bawa nga, nakita mo na sa buy and sell group. So, i-click mo yung profile niya, i-message mo siya. Hi sis, or good morning ma'am. Gusto po kitang maging supplier. Pero, syempre, gusto ko po makasiguro kasi alam mo naman sa panahon ngayon, sobrang daming scam, daming mga nanluloko. So, gusto ko pong magpa-legit check. Ang ginagawa ng mga supplier is, nagpo-post sila sa kanilang mga wall. Magpapa-legit check po for my new customer, ganon. Tapos, mag-antabay ka doon kasi may mga magko-comment doon, yung mga nakatransact na or mga naka-order na sa kanya. So, ayun. Kapag may nag-comment na doon, pwede ding i-PM mo yung mga nag-comment para ma-verify mo talaga. Kasi malay mo yung nag-comment dun is mga friend niya lang pala na kakontsaba niya. Ayun. So, i-PM mo sila ng isa-isa para masiguro mo talaga. Medyo mabusisi yung paghahanap ng supplier. Hindi siya ganun kadali. Kasi kailangan talagang alamin natin ng mabuti para hindi tayo maloko. Hindi masayang yung ating pera, wag tayong basta-basta magtiwala. And then, number 5 pala, pwede mo siyang hingian ng valid ID. Kung talaga bang yun yung real name niya. Minsan kasi, diba, sa Facebook account, gumagamit, lalo na sa mga business account, gumagamit ng mga ibang name. Halimbawa, mga nilalagyan ng mga shop or boutique, so hindi talaga yung real name. So, hingian mo ng valid ID. Pwede rin yun siya. At, pwede ka rin mag-post sa mga buy and sell. Halimbawa, mag-post ka sa mga buy and sell group na looking for supplier ng mga mixed items, ganun. That's kasi pag nag-post ka, may mga magko-comment doon na, sis, try mine, mga ganun. Try mine, or meron akong ganito, ganyan. So, ayan, may mga magko-comment doon. Or, merong mga taong magko-comment doon na meron silang i-re-recommend. Possible na-recommend nila is trusted na nila kasi naka-order na sila sa yon. Dalawa yung magko-comment doon, it's either supplier mismo or mga tao na magre-recommenda. So, ayun lamang po. Sana may natutunan ka. Kasi yun po yung ginawa ko nung nag-start pa lang ako hanggang sa nakahanap na ako ng supplier. Yun talaga yung ginawa ko. Actually, sobrang dami ko nang naging supplier. Halimbawa, may supplier ka na. Pero, syempre,
andun ka pa rin sa point na naghahanap ka pa rin ng iba. Aminin, ganoon naman talaga, 'di ba? Naghahanap ka pa rin ng iba, meron ka na nga, naghanap ka pa ng iba. Ano na, ang sabi. Hindi tayo na ako kontento eh. Siyempre, naghahanap pa rin tayo ng malay mo may mas mura pa sa kanya. So, kahit ako naman, ginawa ko naman yun. So, naghanap pa rin ako. Hanggang sa may nahanap ako, ay sabay and sell pa rin ako naghanap. Or minsan, pwede din pala mag-search ka. Sa search din, mag-search ka. Halimbawa, mixed items, direct supplier, ganun. Tapos may mga lalabas doon. Tapos i-click mo yung account niya. Tapos tingnan mo yung mga items niya. Tapos kapag kayo mga pricing na is okay naman, i-compare mo doon sa supplier mo. Uy, mas mura to, dito ako. Pero, yun pa din po. Tandaan, laging mag-legit check. Huwag niyong kakalimutang i-legit check. Huwag yung padalas-dalas order ka agad porque't mura siya. Mura yung presyohan niya is order ka agad. Diba? So, kailangan talaga legit check. So, ayun lamang po. Sana meron kang natutunan sa video na to. Please don't forget to like, subscribe, and also hit that notification bell to get notified every time na meron tayong bagong video. Kung meron ka pong gustong video na ipagawa sa akin, comment mo lang sa baba. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!